Carbonara sa bilao ang ating recipe ngayon. Hello mga palalabs! Isang creamy pasta dishes ang ating lulutuin ngayon. Tara na po at samahan niyo muli ang inyong mommy love sa paggawa nito. Dito po ay gagamit tayo ng 500 grams ng bacon. Ang brand po ay nakadepende na sa inyo. At gagamit rin po tayo ng 500 grams po ng ham. Bawat pack po nito ay 250 grams. Nagkakahalaga lang po ng 33 pesos dito sa aming palengke. Then, hiwain po natin ito. Depende sa gusto po natin. Ako po, hihiwain ko lang po ito ng may katamtamang laki. Ang gagamitin po natin ngayon ay 1 kilogram ng pasta linguine. Again, kahit anong brands po ay pwedeng-pwede niyong gamitin. Pwede rin naman po kayong gumamit dito ng pasta na ginagamit natin sa ating spaghetti. If ever na yun lang po yung available sa inyo, ito lang po kasi talagang pasta na pang carbonara ay medyo mas malapad-lapad. Then, sa isang malinis na kawali, ipiprito naman po natin dito yung ating bacon hanggang sa ito po ay lumutong. Hindi na po tayo maglalagay pa ng kahit na anong mantika dahil yung ating bacon pa lang po, kusa na po talaga itong magmamantika. Habang niluluto po natin yung ating bacon, ay nagpakulo na rin po ako ng tubig dito sa ating kaserola. Nasa 3 liters po ito. Then nilagyan ko po ito ng 2 teaspoon ng salt. At kapag ito po ay kulong-kulo na, ilalagay naman po natin ngayon yung ating pasta. Ganito po yung hibla ng ating pasta linguine. Kung medyo pabilog po yung sa spaghetti, medyo palapad naman po ito. Lutuin po natin yung ating pasta according po sa packaging. Ako po, niluto ko po ito ng 10 minutes over high heat habang hinahalo po paminsan-minsan or every 1 minute. Makalipas po ang 10 minuto, sasalain na po natin yung pasta at ididrain na po natin yung tubig. Then padadaanan at huhugasan po natin ito ng tap water. Nang sa ganon, mas tap na po yung pagkakaluto sa ating pasta at hindi naman po ito ma-overcook. Yung atin naman pong piniritong bacon ay hiwain po natin ito ng maliliit dahil ito po ay gagawin nating pang toppings mamaya. Gagamit rin po tayo rito ng 400 grams ng whole mushroom. Whole mushroom po yung aking ginagamit dito at ito po ay akin na lang hinihiwa kasi po kapag bumili na po ako ng pieces and stems, medyo durug-durug na po ito kung minsan kaya mas prepared ko po kung whole mushroom. Again, nakadepende na po ito sa inyong preference. Ito po yung parehong kawali na pinagprituhan po natin ang ating bacon kanina. Binawasan ko lang po yung mantika, nag-iwan lang po ako dito ng 3 tablespoon. At dito po ay gigisahin natin itong ating 2 cloves of garlic na dinikdik at hiniwa po natin ng maliliit. At ng isang medyo malaking sibuyas na hiniwa rin po natin ng maliliit. Ito nga po palang ating kawali. Kung prepared nyong gumamit ng iba pang kawali ay pwedeng-pwede naman po. Mas gusto ko lang po na ito ang gamitin nang sa ganon yung pinakalasa na naiwan po ng ating bacon ay hahalo na rin po mamaya sa ating sauce. At sa magtatanong baka po pumait yung ating sauce or baka medyo pumait po itong ating pinaglutuan ng bacon, hinding-hindi po mga palalabs. Ngayon po ay ilalagay na po natin yung ating nahiwang ham kanina. Ang gamit ko nga po pala dito ay sweet ham. Pwedeng-pwede naman po kayong gumamit ng kahit anong ham katulad po ng pinya ham. Then igigisa lang po natin ito kasama ng ating sibuyas at bawang ng 2 to 3 minutes. Dito po sa ating carbonara sauce, pwede pong chicken or tuna ang inyong gamitin. Again, nakadepende na po ito sa inyong preference. Ilalagay na rin po natin ngayon yung ating hiniwang whole mushroom kanina. Gisahin naman po natin ito ngayon ng 1 to 2 minutes. Maglalagay po tayo ngayon ng 3 cans ng tig 370 ml ng evaporated milk. Ang aim po natin dito ay talaga naman po makakuha tayo ng creamy na sauce. Kaya naman po gagamit rin tayo rito ng 3 cans rin po ng tig 370 ml naman po ng all-purpose cream. Hindi ko lang po naipakita sa video pero naglagay rin po tayo rito ng 6 to 8 grams ng cream of mushroom. Ang
panlasa po ay nakadepende pa rin sa inyo, pero dito ay naglagay ako ng 1 1/2 teaspoon ng paminta at ng 1 1/2 tablespoon naman po ng salt. I-mix lang po natin itong mabuti hanggang sa ito po ay tuluyan ng kumulo. Yung sauce pong ito mga palalab, simple lang pero hindi po ako sa inyo ipapahiya. Talaga naman pong mamaya, napakasarap po ng carbonara na ating magagawa. After po nitong kumulo, maglalagay naman po tayo ngayon ng 220 grams ng grated cheese. Bali yung pinakamalaking cheese po, kalahati po nun yung ating ginadgad. At ito po yung inilagay natin ngayon sa ating carbonara sauce. Sa laging nagtatanong, Magnolia Daily Queso po yung aking ginamit dito. Hindi po ito sponsored, pero Magnolia, bekenemen! Yung queso po na ating inilagay, bukod sa dagdag na creaminess nito sa ating sauce, ito rin po yung maghahatid ng mas makapal na texture habang ito po ay nagme-melt dito po sa ating sauce. Kapag kulong-kulo na po ito, dito na po natin ito titikman. I-adjust po natin yung lasa, depende na po sa gusto natin. Pero again, ito pong measurement na ibinigay ko sa inyo ay saktong-sakto na po yung lasa para sa amin. Tingnan nyo po yung consistency nito ngayon. Hindi pa po ito ganun kalapot. Pero kung sakali pong hahayaan pa natin yung ating sauce at ito po ay ating palalamigin, maya-maya po mas lalapot pa po ito. Ngayon pa lang po ay ilalagay ko na yung ating pasta. Again, nakadepende po ito sa inyo ha. Ito po kasing aking pasta ngayon na ginamit ay hindi pa po ganun kalambot. Kaya habang bukas pa po yung apoy ng ating kalan, ay ilalagay ko na po itong ating pasta. Pero if ever po natama na po yung pagkakaluto or al dente na para sa inyo yung inyong pasta, patayin nyo na po yung kalan bago nyo po ihalo sa inyong sauce. Kung mapapansin po ninyo ngayon ay medyo nabawasan po yung dami nitong ating sauce. Yan po ay dahil naghiwalay ako at ito po ay idadagdag natin as pang toppings mamaya. Then i-mix lang po nating mabuti hanggang sa tuluyang kumapit po yung sauce dito sa ating pasta. Baka mapansin po ninyo at isipin na Mami Loves parang sobrang liquid po nung ating sauce. Hinding-hindi po mga palalabs ha. Saktong-sakto po yung dami nito. Kung ang gusto nyo po talaga ay creamy na carbonara at hindi masyadong dry. Pero kung ang choice nyo naman po ay yung carbonara na medyo dry, gawin nyo lang pong tig 2 cans yung ating all-purpose cream at yung ating evaporated milk. Pero alam naman po natin na ang carbonara, habang tumatagal na ito po ay magkahalo sa ating pasta, mas lumalapot po ito at mapapansin po talaga natin na ito ay magdadry if ever po nakakaunti lang yung sauce na inyong inilagay. Sa puntong ito ay pwede nyo pa rin po itong tikman para kung may adjustment pa po sa lasa, especially naglagay na po tayo ng ating pasta, ay pwedeng-pwede pa po kayong magdagdag ng panlasa, depende na po ito sa inyong preference. At kapag sakto na rin po yung pagka-al dente ng pasta ninyo, if ever din po nakatulad nung sa akin, nakabukas pa po yung kalan, nung inihalo ko po itong ating pasta sa ating carbonara sauce, papatayin na po natin ngayon yung kalan. Optional lang po ito, dito po ay maglalagay rin ako or magga-garnish po ako sa pinakaibabaw ng ating carbonara ng parsley. Nabili ko po ito sa Walter Mart ng 25 pesos lang. Then hiwain lang po natin ito ng maliliit. At ang isa sa best partner na ating carbonara ay garlic bread, kaya naman po gagawa tayo nito. 1/3 cup po ng ating softened butter yung ating gagamitin dito. Hahaluan ko po ito ng 1 1/2 tablespoon ng bawang na hiniwa po natin ng maliliit. At nang nasa 1/8 cup naman po ng hiniwa nating maliliit na parsley.
kung gaano po yung tapang ng lasa at aroma ng bawang at ng ating parsley ay nakadepende na po sa inyo ang dami. Kung gusto niyo pong mas dagdagan ay pwedeng-pwede naman po. Then, imix lang po nating mabuti itong ating mga ingredients. Mag-spread lang po tayo ng generous amount sa isang side ng ating tinapay nitong ating mixture ng margarine at garlic kanina. At ito po ay ating ito-toast sa ating oven na ang init ay taas at baba sa 180 degrees Celsius ng 7 to 10 minutes. Ang ating isang kilong pasta na ginamit po sa ating carbonara ay kasyang-kasya po sa 16-inch na bilao. Sa bandang dulo po ng ating video ay malalaman nyo kung magkano po lahat yung ating ginastos at ang ating posibleng kitain if ever po na gusto natin itong gawing pang-business. Ilalagay naman po natin sa pinakaibabaw nito yung sinabi ko po sa inyo kanina kung bakit nabawasan po yung ating sauce dahil naghiwalay po tayo ng kaunti. Nasa 3 to 4 cups po itong ating inihiwalay na sauce kanina. At kung mapapansin niyo katulad nga ng sinabi ko, kapag medyo mas lumamig na po itong ating sauce, mas lalapot po ito. Ngayon pa lang po ay katakam-takam na itong ating carbonara, pero mas pasasarapin pa po natin ito, hindi lang po sa ating panlasa, ganoon na rin po sa ating mga mata, sa paggamit po or sa paglalagay po ng ating mga garnish. Itatoppings na po natin itong ating malutong na bacon na hiniwa po natin ng medyo maliliit. Ganun na rin po yung atin naman pong hiniwa ng maliliit na parsley. And charot! Heto na po yung napaka-creamy at napaka-sarap na simple lang po yung paggawa na nakita niya naman po na carbonara na nasa 16 inches na bilao. Isa po sa kumain nito ang nagkomento na para daw po siyang kumakain sa Shakey's. Nakaka-proud po, di ba? Kaya subukan niyo na po itong ating carbonara recipe. Na best partner naman itong ating garlic bread. Isang recipe na naman po mga palalabs na kung saan hinding-hindi po talaga ako ipapahiya nito sa inyo. At alam kong makakatulong po ito, especially may mga darating po tayong special na okasyon at may mga suki tayong naghahanap ng mga bilao menu. Sana po ay muli akong nakapagbahagi sa inyo ngayon kahit kaunting kaalaman. Kung nagustuhan niyo po itong ating video, please consider to like and share. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, kindly click the subscribe button. Click niyo na rin po yung notification bell and click all para lagi po kayong updated sa tuwing ako ay mag-upload ng mga bagong video. Ngayon naman po ay pag-usapan na natin ang lahat ng ating ginastos, kung ilan po ang ating nagawa, magkano po natin ito pwedeng ibenta, at syempre kung magkano po ang ating posibleng kitain kapag ito po ay isasama natin sa ating food business.